saan nyo po natuturan yung paggawa ng jelly cakes? Come again, ma'am? Saan nyo po natuturan yung ano, paggawa ng mga gelatin art cakes? Okay. So, bali, natutunan ko siya. Meron ako na-attenda na isang class na nagtuturo nitong art na to. So, naging very interested ako sa kanya kasi mahilig talaga ako sa flowers and very unique siya. So, talagang yung attention ko sa kanya, parang na-hook ako sa kanya. Wow! Oh. Ang ganda! Parang realistic talaga yung flowers sa loob. Sobra, tsaka alam mo yung iniisip ko, parang ano siya, no, at first, artwork? Totoo. Well, it's an art form. It's 3D. An artwork. But it's, I wouldn't think it's edible because it's too pretty to eat. That's right. Pero, paano ba to? Gano'ng katagal to ginagawa? Ang isang cake? Bali, depende yan, ma'am, sa design, kung gano'ng ka-delicate. Pero kung mga floral lang, yun ang tinatawag namin, basic lang yon. So, iba din yung process niya kesa dun sa mga nakagawian natin na traditional cake. Kasi itong cake namin, nagka-create kami ng flowers sa loob using a special tool and a syringe. Wow! So, process niya, yes. Tsaka feeling ko, am I correct? Parang less sugar siya. We have the option po na no sugar or less yung sugar. And aside from that, since jelly cake po siya, so konti lang talaga yung ingredients nitong cake namin. Kaya also a good alternative dun sa mga mahilig talaga sa dessert kung medyo gusto nilang mag-less ng sugar. Naalala ko kasi yung mga kapatid natin na Chinese, di ba ano sila, very health conscious. Naalala ko dati yung pulutan nga nila, watermelon. Oh. Di ba? Tapos nun, yung dessert nila, ganyan, mga jelly at yelo na may lychee. Yes, di ba very light lang sa pakiramdam. Hindi so kasi, nung nakita ko yung napakagandang artwork na jelly cake na ito, naalala ko yun na parang, oh, parang pwede itong lighter option for a dessert. Yung lola ko kasi, sumalangit na wab. Nung buhay siya, Chinese yun eh. May lahi sila na yung kuko, maano, brittle. Tapos yung hair, medyo, ano, mahirap tumubo. So, pinapakain niya kong gelatin lagi. As in, daily. Bakit? Ano meron yung, ano? Parang replacement yun daw siya sa biotin, tsaka keratin. Oh, collagen. Oh, tsaka collagen. Rich in collagen po yung gelatin so natin. So, healthy siya. Wow! Diba? Pero syempre nga, sabi nga, pag in-option mo nga yung less sugar, kasi syempre yung icing na ginagamit mo, diba, ma'am? Butter din yun. Tama po ba, cream? Yes po, correct po. So sa amin, pwedeng no sugar or a less sugar. I see. Pero ito, nakita namin mga koi fish, ganyan. Tapos may mga tao-tao. Paano nyo nako-conceptualize yung mga gagawin yung design? Paano yung collaboration nyo lalo sa na, customer? Lalo na, madam, kayo yung teacher nito. Uh-huh. Uh-huh. Paano yun? Yes. So, bali, ang tinuturo ko kasi, it's a basic, so flowers lang and yung mga koi pond. Yung nakikita niyo po ng mga animals, yun na yung advanced class namin, no? Yung ginagawa ko. Medyo mahirap tayo sa advanced and matagal siyang gawin. Kaya din, hindi kami masyadong maka-accommodate ng bulk orders when what do you call, customize yung design na gusto ng customer. Talagang pre-order lahat ng cakes namin. Madam, pwede naman kayo mag-baker, di ba? At kung ano-ano pa. Pero bakit nyo kinarir ang pagiging isang jelly cake art designer? Okay. Kasi po, isa rin akong certified florist. So, way back 2018, nung natutunan ko tong jelly art, hindi na rin ako makapag-events kasi I have a newborn. Wow! May love for flowers talaga. Hindi ko siya kumbaga ma-set aside. So, nung natutunan ko to, nagkaroon ako ng ibang outlet para malabas ko yung passion ko for flowers and for art. And aside from that, it's ano rin eh, very therapeutic tong ginagawa natin. Yun na nga! Nakita ko po nag-workshop kayo, di ba? Every when po yung klase ninyo kung gusto sumali ng mga inay natin? Mostly po, every 2 weeks nagkoconduct ako ng class or basta kaya ng schedule na maisingit na magkaroon ng workshop, nagkoconduct ako niyan. Also,
invite ko na rin po sila, no? This August 3, meron po kaming workshop sa World Trade Center, sa World Food Expo. Wow!